Magandang umaga. Medyo maaga pa. Magandang umaga sa lahat. The Fraternal Order of Eagles, Limbaslo Corner is back to once again render service in the field of law for our countrymen or servisyong pangbatas para sa sambayan ng Pilipino. Well, this early morning, our topic is about consulting a lawyer whenever your relatives is being arrested or about to be arrested or arrested by police officers. Bakit ito yung topic na mapag-usapan? Well, kahapon kasi merong nagtanong kasi nga may mga naaresto ng mga police sa di umano committing crime. Pero wala naman daw warrant of arrest. Wala din naman daw testigo na yung inaresto ay sila ang gumawa ng krimen. Yun. Ito yung mga bagay na although we discuss this one noon, merong ganitong topic. Ngayon, kung ikaw ang kamag-anak ng naaresto, paano mo naman nasasabi na inaresto yung mga kamag-anak mo na walang testigo? Alam mo ba ang buong pangyayari? Bakit naman pumunta ang pulis doon sa bahay ng iyong kamag-anak para arestuhin? Na sinasabi mo, walang testigo. Natural, hindi mo alam, wala ka namang personal knowledge ng pulis, eh wala talagang testigo. Hindi ka naman kasama sa mga pulis bago pumunta sa lugar na yon para arestuhin. Okay, sinasabi mong walang warrant of arrest. Well, na-discuss natin noon na ayon sa batas, sa Rules of Criminal Procedure, the police authorities in arresting one who committed a crime need not be armed with a warrant of arrest. Pwede namang mag-aresto even without a warrant of arrest in certain cases. So tinatanong sa akin kung legal ba ang pag-aresto sa ganitong sitwasyon. Well, ang sagot ko ay hindi kita masasagot because the facts are incomplete. Ang mga lawyers kasi, ito yung katotohanan na trabaho ng mga lawyer. Ang lawyer nagbabase lang sa facts na binibigay ng mga tao na nangungonsulta o kliyente. Ibigay nyo lahat ng facts, pero yung sa binigay sa akin lang, hindi naman kumpleto. So I will never give a comment kung legal or illegal yung pag-aresto because the facts presented are incomplete. Let the lawyer read all the affidavits of the police kung meron na and the witnesses. Doon nyo lang masasabi kung illegal ba or legal ang pag-aresto. Hindi yung narinig kong yun na ganun na lang. No. In consulting a lawyer, kahit anong kaso, I'm not referring to this case only. In consulting a lawyer involving legal matters, sabihin nyo lahat. All the facts, give them to your lawyer. Paano kung yung facts hindi naman advantageous sa amin? Sabihin ninyo so that the lawyer can properly think what would be the appropriate action sa problema ninyo. Hindi yung may itinatago lang. Itong sinasabi ko dito ngayon, yung kinonsulta sa akin kahapon, wala namang tinatago din. Wala naman. Incomplete pa lang yung facts na binibigay. Incomplete. So, pag nangonsulta sa abogado, kahit anong kaso, ibigay nyo lahat ng facts. Huwag nyong itago. Ang noon nga, marami kong sinasabihan, yung personal talaga na
nangungonsultan, may tinatago. Eh, sinasabihan ko talaga, pasensya na ma'am, sir, kasi ang mga pag-aaral ng abogasiya, yung mga law students, ma'am, hindi naman kasali ang subject ng panghuhula. Kung meron mang nanghuhula sa Quiapo, Manila, eh, iba yun. Walang subject sa abogasiya ng panghuhula. Kaya in consulting a lawyer, state all the available facts, whether favorable or unfavorable to you, so that the lawyer can think what is right for your remedy, appropriate remedy. Sana nakatulong itong The Fraternal Order of Eagles sa ganitong pamamaraan. Okay, so ito'y serbisyo ng different Limbas Eagles Club na matatagpuan sa Antipolo City, Province of Rizal. Okay, so sa ilalim, of course, ng bagong region, Eastern Rizal Region 2, na nanggaling naman sa National Capital Region 10 ng The Fraternal Order of Eagles. Maraming salamat. Magandang umaga. Maaga pa to. Magandang umaga.